Kquinze's channel. Kumusta kayo? So in this video, I will be talking about decluttering my makeup collection. So I have here a bunch of makeup products na hindi ko na masyadong ginagamit. I decided to cut this video into parts para naman hindi masyadong mahaba. So, una muna, I will talk about the face products, and then eye products, and then lip products. So, konti lang naman to, guys. Wala naman akong ganong kalaking makeup collection. So, umpisahan ko muna sa face products. So, dalawa lang yung foundation na isinama ko sa declutter. Itong Maybelline New York Superstay Pelle Perfetta, Fondo Tinta, Perfezionatore, Copre, Corregge, in 030 side. So, ito, naubos ko na siya. As you can see, dito sa side ng bottle, walang-wala na talaga siya. Clear na siya. Naubos ko na siya. So, it's time for it to go. Kitang-kita nyo naman, gamit na gamit. Pati sa pump, talagang maduming-madumi. So, binili ko siya from March and then naubos ko siya ngayon lang, June. I like the foundation. Talagang okay na okay sa akin para sa oily skin. Ito rin, ubus ko na siya. Essence All About Matte Oil-Free Makeup 12-Hour Long-Lasting. This is in 30 Matte Sand. Actually, nahirapan ako dito kasi nagkamali ako ng shade. I got the darker shade sa skin ko and it has a pink undertone. So, yellow undertone ako. So, at the end of the day, nag-oxidize na siya. Pulang-pula na yung mukha ko. So, it was not a good sight. Ang ginawa ko na lang, hinalo ko na lang siya sa ibang foundation. Unti-unti na ubus ko siya. Okay naman, nagustuhan ko rin siya kasi pang oily skin din siya. Oil-free. At saka, just like what it said, all about matte. So, matte talaga siya. Maganda yung formula niya. Napakamura lang ng essence. Pero, kahit paano, quality naman. I only have 3 makeup products here na I decide na ma-declutter na. Kailan lang naman ako natuto mag-makeup? It's because of YouTube. Before, hindi talaga ako mahilig maglagay ng products sa face. Mas kinukulayan ko more on the eyes and on the lips. So, nung nakapanood ako sa YouTube, wow, parang gandang-ganda ako. Kasi nga, may mga contouring sila dito, sa cheeks, may mga blush on. Parang nag-iiba talaga yung dimension ng face. You know, yung illusion. Tsaka, nagkakaroon din ng buhay yung face mo. Unlike yung kapag naka-foundation ka lang, or naka-BB cream ka lang, or powder lang, parang flat na flat yung face mo. Pero pag gumamit ka na ng mga bronzer at mga blush on, doon na nagkakaroon ng more color yung face, kumbaga. So, natuto ako, ang pinaka-first bronzing powder na aking nabili ay from H&M. This is in dark tan. So, ito yung pinakaunang-una kong nagamit. During that time, hindi ko siya ma-compare eh. Kasi ito lang talaga yung ginagamit ko araw-araw. As in, ito lang yung product na hawak ko na bronzing powder. Actually, ayan o, naubos ko na siya. Kaya, sinama ko na siya sa declutter. As you can see, napan ko na yung center niya. Ayun, nagustuhan ko naman siya. Pero nung later on, nag-try na ako ng mga ibang bronzing powder, saka ako na-realize na parang, marami pa palang ibang product or ibang brand na mapagpipilian, hindi lang pala H&M. So, okay naman yung formula niya. Okay na okay din yung shade na nakuha ko para sa skin tone ko. So, and later on, ayun nga, nag-try na ako ng mga ibang bronzing powder. Ito ngayon. Binili ko ngayon tong Sephora Bronzing Powder in number 1, Caledonia Clear Light. Ayan. The thing is, hindi ko siya nagustuhan. Kaya sinama ko na siya dito sa declutter. Ito siya, yung packaging niya para makita niya. So, it comes with a mirror. And, yan siya. Meron siyang design ng sun. Kasi itong Sephora, napaka creamy niya. Creamy and so soft pag ini-swatch mo. Yun nga lang yung color. Napaka orange niya. It's very light pero sobrang orange, and hindi ko nagustuhan because at the end of the day, parang na akong may orange patches nito.
So it's not a good sight. Napakapangit niyang tignan. So right then and there, ni-stop ko siyang gamitin kasi hindi ko talaga kaya. Nakakahinayang. I was very disappointed kasi actually medyo may kamahalan. Hindi naman siya ganun ka-high-end. Pero I mean, Sephora to, diba? Parang in-expect ko na okay, siguro naman quality siya kasi may pangalan. Yung H&M below 10 euros lang siya eh. Ito above 10 euros. So medyo high expectation talaga ako rito. Ini-stop ko na siyang gamitin. That's why andun lang siya sa drawer ko. And then, sa ngayon, declutter ko na siya. I don't know what will I do. Eh, ayoko munang itapon kasi buong-buo pa talaga siya. As you can see, buong-buo talaga. Wala akong nagamit. As in, siguro mga tinry ko lang talaga siya from, I don't know, 1 week lang yata noon. And talagang hindi ko talaga kinaya. So, ayan lang. Maybe I will use this as an eyeshadow para lang mas medyo makonsume ko siya. And then after that, itatapon ko na siya. Another thing na na-disappoint ako is itong Maybelline New York Dream Sun Bronzing Powder with Blush. Ito siya. Ano niya? It's number 8 Bronze Paradise. Ayan siya. Alam niyo, nainganyo lang ako dahil sa packaging niya. Ang ganda-ganda kasi. Very, very summery. Summer feel. So, ano siya? Double siya. Meron kang blush on dito at meron ka rin bronzer dito sa taas. Napakaganda nung shape nung blush on. And just like what I said, I'm not a blush on girl. I'm not a bronzer girl. Before, hindi ko pa alam to gamitin tong mga to. And gusto ko mag-try ng blush on. And nung nakita ko to, wow, okay to. Meron na akong bronzer. Meron pa rin akong blush on. Yung smell niya hindi ko nagustuhan. First of all. And then another downside is wala rin color payoff. Zero pigmentation, guys. As in zero. As in napaka-light. Kailangan ko siyang kuskusin ng maigi para mag-appear yung color. That's not good. Later on ko na lang nalaman ngayon na gumagamit na ako ng mga ibang products na may talagang this is the worst. May iba pang blush on, may iba pang bronzer na mas maganda pa rito. Yung bronzing powder niya, para rin siyang yung Sephora. Medyo may pagka-orangey, so hindi ko siya nagustuhan. And then yung blush on niya, sobrang light, sobrang sheer. Well, hindi siya nag-a-appear. Kaya hand niya, hindi na siya masyado nag-a-appear. How much more pa sa cheeks, diba? So, alam kong itatapon ko na siya kasi it's been sitting there for a while na sa drawer ko. But I will still give it a try. Siguro, pang eyeshadow na lang din, parang mong Sephora kasi na lang. So, that's it. Yun lang naman yung ano ko, declutter ko sa face products. Sa ngayon, marami na akong mga ibang ginagamit. May bago na akong foundation na ginagamit. Meron na rin akong bronzer. Pero, try ko pa rin gamitin ito. Minus yung dalawang foundation na naubos ko na. So, I will see you on the next part of the video. And thank you for watching. See you later. So, this is the continuation ng first part. This time, ang pag-uusapan naman natin yung mga eye products na declutter ko. So, kukunti lang naman to. First, magsimula tayo sa mascaras. So, I only have 3 mascaras na isinama ko sa declutter ko. So, this is Avon Color Trend Volumizing Mascara Boost It. So, ito, maganda yung wand niya. Nagandahan ako sa wand. Kasi maliliit siya, so nare-reach out niya yung mga sparse na maliliit na hair sa pilit mata. Tsaka yung sa ilalim na maliliit. But the thing is, I don't know kung dahil discounted ko na siya nabili, kaya parang luma na or patuyot na yung product. Wala na akong nakuhang payoff.
So, parang pinapang-suklay ko na lang siya ng pilik mata. Kasi kapag in-apply ko to, parang wala rin akong maskarang suot. So, kaya ko siya sinama sa declutter kasi hindi ko rin siya nagustuhan. And then, ito, Avon Big and False Lash Volume Mascara. Ito, Avon ulit. Ako, in the past, during my early 20s, kasi mascara girl na ako, yun, ito yung mga first na mga makeup products na ginagamit ko noon-noon pa, kahit nung college, mga early 20s ko. Gustong-gusto ko ang mascara ng Avon. Lahat ng lines nila, kahit na anong line ng mascara nila, maganda talaga. I don't know what happened. Ito, bagong labas to mga to eh. This one is last year. And this one, itong year lang na to. And I don't know what happened. Binago nila siguro ang formula. So lately, itong dalawa na to, hindi ko sila nagustuhan. So ito, just like what it promised, Big and False Lash. Kapag suot mo ito, para ka talagang naka-falsies. Maganda rin yung kanyang wand. Pang-volume talaga. Malaking-malaki. I don't know kung ako lang. Kasi I usually put 2 to 3 coats of mascara. Pero pag suot ko to, parang bumibigat yung pupili. Fastidio. Just like what we say in Italian, it's fastidio. Parang nakakairita sa mata. May pumapasok na buhangin sa mata na nai-irritate yung mata ko. So, I'm still giving it a try. Hanggang ngayon naman ginagamit ko pa rin. Pero hinay-hinay na ako sa paglagay ng coat. Mga 1 to 2 coats na lang nilalagay ko. Sayang kasi gusto ko pa siyang i-consume bago ko siya itapon. Another one is Too Faced Better Than Sex Mascara. Alam niyo ito, talagang na-disappoint ako rito. Too Faced is a high-end brand. Ito, this is just a sample size ha. Maliit lang to. Hindi ito yung full size. Kasi mahal talaga. I wouldn't dare to buy this brand. Kasi na-free ko lang din to sa Sephora. So, ito yung kanyang wand. Yung sa wand pa lang niya, hindi ko na rin siya na-taipan. Parang ang dami-dami niyang mga fibers na kumbaga sa yung sinasabi nila spidery. So kapag in-apply mo, parang nagka-clump. Yung pa lang, yung formula pa lang is parang nagka-clump na siya. Hindi ko siya magustuhan. Yung wand, parang hindi niya mai-apply ng maigi yung product. Lahat ng napanood ko sa YouTube, they swore about this product. Kaya nga parang natuwa rin ako nung na-free ko to sa Sephora kasi wow, sabi ko, high-end brand na parang wow, ngayon lang ako makakatry ng ganito. Eh, mahal ito. Samantalang free ko lang siya nakuha, diba? Ang pinaka-negative niya at the end of the day, para na akong panda rito. Okay, so para ka nang hindi nakatulog, na para kang sabog na hindi mo maintindihan. So, it's not a good thing sa mascara. Yun ang pinaka-pinaka iniiwasan ko. Sinama ko na siya sa declutter. I don't know kung bakit nasa drawer ko pa rin siya. Siguro dahil high-end, kaya hindi ko maitapon-tapon. So, pero hindi ko na siya gagamitin. Kasi talagang thumbs down. Punta naman tayo sa pangkilay. So, as you can see, look at this. Napaka-mini na niya. I'm sorry, hindi ko na mababasa yung pangalan kasi wala na siya. Bura na siya, maliit na siya. From Yves Rocher. It's a French cosmetic company. And, ayan siya. Nagustuhan ko siya. Maganda siyang pangkilay talaga. Kita niyo naman gamit na gamit. Okay, so maganda rin yung kanyang spoolie. Dati may takip to, nawala na yung takip. So, ayan siya. Declutter na siya kasi kita niyo naman. Wala na. Hindi na siya masyasya. Okay, so next, sa eyeshadow tayo. Isa lang naman yung eyeshadow na sinama ko sa declutter. This is Avon Color Trend Eye Crayon. Iswatch ko lang siya. This is gold. And this is copper. Napaka-sheer lang niya eh. Napaka-sheer. So, hindi siya masyadong nag-a-appear. Hindi ko rin siya nagustuhan. Kaya sinama ko na siya sa declutter. Pero, as an eye crayon, as a shadow base, it's not good. Kasi nung, yung eyeshadow powder na yon na ginagamit ko na gold, maganda siya. Maganda siyang eyeshadow. Pero nung ginamit ko to under, nag-crease na siya at the end of the day. Gumagamit din ako ng eye primer. So, it's not the question of using an eye primer. So, ito talaga siya. Ito yung nagpa-crease sa akin. So, tinry ko rin siyang gamitin na ito lang. Kinapalan ko yung application para magkaroon ng konting color. Pero sa sobrang light niya, hindi talaga mag-a-appear sa eyelids. So,
I don't know. As in, Shaka Innovative Beauty Eyeliner in 06 Copper. Ang ganda-ganda nito. Kaya ako ito binili. Maganda naman yung formula. Ayan siya. Ito siya. Ang ganda-ganda nito pag in-apply sa mata. It dries fast at saka parang may pagka-waterproof din siya. Hindi siya agad na smudge. It's not an everyday eyeliner. Maganda siya kung mamamasyal, kung pang-party, na makeup, you know, sa labas. Pero sa everyday use, sa work, parang alam niyo naman sa work, diba? More on neutrals. Hindi ko siya pwedeng ilagay araw-araw. So, kaya ko siya sinama sa declutter. But it doesn't mean that it is not good. I don't reach for it every day. And I'm still going to use it. Hindi ko pa naman siya itatapon. Pero hiniwalay ko na siya. Nilagay ko na siya sa declutter. Para maisama ko siya dun sa mga things na kailangan kong i-consume bago itapon. So, ayun. Medyo nagamit ko na rin naman siya eh. Kaya lang, konting-konti pa lang. Siguro mga ilang times ko pa lang siya nagamit. And so far okay pa siya. Hindi pa naman siya tuyot. So, try ko pa rin siyang gamitin. Okay, let's go sa mga retractable pencils. This one is eyeliner. This one is eye pencil. Okay? This one is Avon Glimmer Stick Diamonds Eyeliner in Golden Diamond. Ito, binili ko siya. Gold siya eh. Ang ganda rin nito. Matagal ko rin naman siyang nagamit. I don't know, baka half, more than half na yung nagamit ko nito. Kasi lagi ko siyang ginagamit before. Ito siya. Nung nakakita kasi ako sa YouTube na nag-highlight na sila dito at the corner of the eye. Sabi ko, wow, ang ganda. Parang pag tumama yung light sa makeup, parang kumikinang yung dito mo, no? So, kaya ko ito binili. Sabi ko, maganda ito. Lagay sa corner ng eyes. Matagal ko rin naman siyang nagamit kasi excited na excited ako nun. Halos palagi naglalagay ako dito. Para rin siyang yung liquid eyeliner. I don't reach for it every day. Sa umaga, pagpapasok ka, you cannot do a full face makeup, di ba? Minsan nagmamadali ka and everything. So, isa ito sa mga kinot ko pag nagme-makeup ako. Kasi parang hindi naman siya ganun ka-important. Kaya ko siya na-put off. Kaya ko nalagay na lang siya sa drawer. Ito namang dalawang retractable. These are Rocher Waterproof Eye Pencil. Ito maganda rin nito. Copper. Ang hilig-hilig ko noon sa mga coppers and golds. Ewan ko, siguro nung nauso before. Tapos ito blue naman. Tsaka pag summer, maganda yung mga ganyan. Yung mga gold, copper. Okay. So, maganda rin ang formula nito. Napaka-soft, napaka-creamy, madaling i-apply. Just like the glimmer stick ng Avon. I just don't reach out for this every day. So, more on panglabas siya or kung bongga yung makeup niya, especially itong blue. Maganda siya, okay siya. I just don't reach out for this every day. Kaya kasi naman let's go to these two Avon Color Trend Eyeliner. Okay, this is turquoise and this is white. So again, same issue. Hindi ako masyado sa colored. So I don't know, binili ko tong turquoise kasi natuwa ko sa color for a change. More on summery spring siya. Yung swatch. Okay, yun dalawang yan. Ito may namang white. May kita kasi akong YouTuber na sinabi niya is yung white daw nakakalaki ng mata. Yung illusion na pag nakapag in-apply mo siya sa loob before ng black, yung black sa labas mo siya i-apply tapos white sa loob, nagkakaroon ng illusion na lumalaki ang mata mo. Eh, nakita niyo naman na ako ay chinita. Maliit talaga mata ko. So, sabi ko, try ko kaya. And then again, katulad siya nung glimmer stick. Kinot ko siya sa routine ko. Before excited na excited ako, lagi ko siyang nilalagay. Lagi ko siyang ginagamit. Hanggang nung in the end, kinot ko na siya sa routine ko. Kasi sobra nang, you know, you cannot do a full face makeup nga kapag nagmamadali ka na. So, hanggang sa inalagay ko na lang siya sa drawer, hindi ko na siya nagamit. So, ayun na. It's not because hindi sila okay. Actually, maganda sila. Mayroon isa na gel eyeliner. Super Shock Avon. This is gray. Ito, napaka-gray niya.
to. Okay. Okay din to. Napaka-creamy rin ng formula. I just don't reach out for it every day. It's very gray kasi. I don't know. Mas prefer ko pa rin ang black. Pinili ko siya kasi sabi ko wala akong gray na eyeliner. Gusto ko siya i-try. So, pero in the end, hindi ko naman siya din na laging ginagamit. So, ganun lang siya. Kasama ko na siya sa declutter. Let's go to the black eye pencils. And then, I have here 3 black eyeliners. Okay? So, first ito. Kitang-kita nyo naman na talagang ubos ko na siya. Okay? Parang yung pangkilay. Talagang na-consume ko na siya. Ito yung other end niya. Parang goma siya na matigas, na pang smudge. Useless din naman, di ko rin ginamit. Ito lang talaga, yung pencil lang talaga. So, iswatch ko lang para makita niyo. It is not a true black. Black, parang grayish na rin kasi meron siyang meron siyang glitter. Pero maganda siya i-apply, napaka-cream. Ang dali-dali niyang i-apply, nag-glide siya sa eyes. So, ito lang yung kaya sa isang ginagamit ko na eyeliner everyday. Kaya siya lumit ng ganyan. Wala pang isang taon na consume ko na siya. This is Too Faced Perfect Eyes Waterproof Eyeliner Resistant. So, this is Too Faced. And Too Faced nailed it. Talagang napakaganda nito. Mahal ang Too Faced dahil high-end brand siya. So, ito nabili ko siya 50% from Sephora. Okay? So, it cost 20 plus euros. Nabili ko lang siya 10 euros. I don't know why kung bakit ito lang yung color na discounted. Kasi yung black, yung brown, and yung other colors nila is full price. Ito lang talaga. Kaya ko siya binili eh, kasi mura. Sabi ko, itry ko nga tong Too Faced na ito. Bakit gustong-gusto nila tong brand? Gustuhan ko naman. Ito. Quality naman. And worth it naman kung if ever siguro bibili kayo ng 20 euros worth na eye pencil. Okay siya. Pero ito, dahil nga discounted ko siyang nabili, tuwang-tuwa na ako. You got the high quality at a lower price. Ito naman kabaligtaran. As you can see, maliit na siya. This is Maybelline New York crayon liner. Eyeliner call, soft call. This is in smoldering black. So ito yung pinaka black na eye pencil na talagang na-try ko. Ayan siya. Sobra-sobrang itim talaga siya. Ang nangyari, ang ganda-ganda ng swatch niya, itim na itim talaga. Ang nangyari, hindi siya umokay. This is like yung storya ng mascara. Kapag nung ito yung ginamit ko, dito sa corner ng eyes, outer corner, nag-smudge na siya at the end of the day. So, ang pangit. Para kang umiyak na nagkaroon ng trace dito. So, talagang unang gamit ko pa lang, unang day ko pa lang nagamit, wala na. Hindi ko na siya ulit ginamit. Parang yung mascara nga. So, lumit siya ng ganito kasi pinagamit ko siya sa sister ko, sa school. Nagkaroon sila ng play sa theater and napili siya ng professor na mag-makeup sa mga classmates niya. Sabi ko, ito, gamitin mo na. Total pencil lang naman. Isang beses ko lang naman ginamit. So, ayun. Okay lang na ipang drawing-drawing sa mukha. So, ayun. Kaya siya lumit ng ganito. Pero, declutter na kasi I don't know what will I do with this. Hindi ko na siya gagamitin. Siguro itatapon ko na siya unless magamit pa ulit ng sister ko. And last but not least, this is Christian Lay. This is a direct selling company like A1 Cosmetics. Ito siya. Itim siya, pero ang sheer lang niya. Hindi siya itim na itim. Maganda rin yung formula niya, soft and creamy. Actually, ito yung ginagamit ko before kong binili yung Too Faced. Pero nauna ko itong na-consume kesa dito. Medyo naano ko na lang siya sa drawer dahil nga mas na-concentrate ako sa Too Faced. Pero it's not that bad. The thing is, kabaligtaran siya ng Maybelline New York. Kung yung Maybelline at the end of the day, nag-i-smudge na siya dito.
nagkakalat na siya. Ito naman, nadi-disappear siya at the end of the day kasi sa sobrang sheer niya. Hindi siya ganun ka-item. Sa una, maganda siya. Kitang-kita wala ka nang binilagay na eye pencil. Hindi siya tumatagal. So, ayun lang. Tapos na tayo sa eye products and then we'll continue with the other one. Ciao! Ciao a tutti! It's Kquinze's channel. Kumusta kayo? So this is the last part aking decluttering makeup video. Tatapos ako sa mga lip products. This is Deborah Milano Glossissimo. Gloss Hidratante Ultra Brillante. Super Shiny Hydrating Lip Gloss. This is 03. Wala siyang pangalan. Number lang. So, ito siya. Color pink, pero transparent lang din pag in-apply. Okay. As you can see, half na yung nagamit ko. Paubos na rin siya. Okay naman siya. Nilagay ko na siya sa declutter. I think itatapon ko na rin siya kasi medyo matagal na siya sa bowl. And then ito naman, Rimmel London Stay Glossy. Up to 6 hours last and shine lip gloss. This is 800 Infinitely Pretty. Okay. Ito siya. This is white, pero transparent lang din pag in-apply. Hindi siya masyadong glittery, katulad ng Deborah. Tsaka tamang shine lang pag in-apply mo siya. So, nagustuhan ko rin to, as you can see. Ano na rin siya? Siguro nandito na rin siya. I think it's time for it to go kasi medyo matagal na rin. Ito naman, this is siya ka Innovative Beauty. Lip gloss in 17 jeans. So, this is the first time na nakakita ko ng blue na lip gloss. Okay? Ito siya. Kasi may napanood din akong YouTuber, ang sabi niya, nakakaputi daw ng ngipin kapag blue na lip gloss. Ang tagal ko naghanap ng blue na lip gloss. And ito lang yung nakita kong brand na mayroon. Ito na kung totoo. Siguro sa first application, may illusion nga na puputi ng ngipin niya. Pero eventually, it will fade eh. Kasi ang lip gloss, hindi naman siya katulad ng lipstick na long-lasting. Ah, talaga. Wala nang magagawa. Natural yellow. Matagal ko rin siyang ginamit kasi sobrang na-excite ako. Everyday halos ko ginagamit. Ilagay ko na lang siya sa drawer. So, ngayon, sinama ko na siya sa declutter. Medyo na-consume ko na rin naman siya. So, siguro eventually, tatap. Even Color Trend Glossy Lip Pencil in Glossy Rose. So, ang ganda-ganda nito. Rose siya talaga. Rose. Ito siya. Ang ganda-ganda. Napaka-sheer lang niya. So, parang wet look. Kaya lang, lately, hindi na rin ako masyadong gloss. Hindi ko na siya masyadong ginagamit araw-araw. Pero, it doesn't mean na hindi ko pa naman siya itatapon. I'll still give it a try. Then, meron din akong Essence Gel Tint. This is 01 Hot Red. Ayan siya. Ito, gel form siya. Gel ang kanyang formula. Meron kasi yung year na nauso lahat gel eh. Almost lahat ng makeup products ginawa nilang gel. So, yun yung year na inilabas ito ng Essence. Ngayon, wala na siya. Face out na siya. Nagustuhan ko siya. Kaya ngayon, mas prefer ko na mag-lipstick. Parang naiwan na lang din sa drawer. Pero as you can see, na-consume ko na rin naman almost half. Siguro, try ko pa rin ulit gamitin pa ng konti. And then, Max Factor Lipfinity Lasting Lip Tint. Ito siya. Ito siya kapag inopen, para siyang pentel pen. Ayan siya. Actually, maganda yung color niya eh. Sheer lang din. At saka yung color na to, maganda siya. Parang everyday neutral. Dry talaga siya ng lips. So, in-stop ko siyang gamitin. Kasi na-worsen yung lips ko. Talaga nagbitak-bitak. So, after a while, hindi ko talaga siya ginamit. Kasi ang hirap niya gamitin. Kapag hindi mo naman siya pwedeng i-apply ng may buro kakao kasi hindi siya e-effect kasi lip tint nga. Kailangan malinis yung lips mo. Wala kang kahit na anong in-apply.
ito lang i-apply. Tinry ko rin na maglagay ng lip gloss, pero hindi pa rin talaga umukay. As in, dry talaga. So, kaya siya sinama ko na sa declutter. Medyo matagal na to. And I don't think nagagamitin ko pa to. So, siguro tapon. So, for a cream lip stain. Ito naman lip stain. In so, 01. Ito, nauso ngayon yung mga liquid lipsticks. As far as I'm concerned, I'm not crazy about liquid lipsticks. Ito yung una kong tinry na liquid lipstick kasi they are all raving about it dito sa YouTube. Pero, hindi ko siya nagustuhan. Parang siyang yung lip tint ng Max Factor na sobrang dry. Sa unang apply, napakaganda niya. Sobrang ganda. Pero at the end of the day, parang nag-earthquake na yung lips mo, mga betak-betak na. So, it's not good. Itatry ko pa rin siyang gamitin kasi maganda naman yung formula ng Sephora na napaka-creamy tsaka buong-buo talaga yung color niya. Kaya lang, ayun lang talaga ko siya nagustuhan because it's very, very dry. So, I swore na hindi na ako ulit bibili ng liquid lipstick. Hindi ko siya type. Hindi ko siya nagustuhan. I will still go for the classic lipstick. Ito rin, isa rin ito na na-disappoint ako sa Kiko Makeup Milano. Rosetto 04 Rock Idol. So, ito siya. Actually, ito retractable to. Hindi kailangang tasahan. Ganda ng color niya. Red na red. Pero, ayun. Same issue. Nakaka-dry din siya ng lips. I don't know what to do. Kung magbuburo kakao ako before that, hindi tumalab. Kung mag-lip gloss ako, hindi rin tumalab. So, I don't know what will I do with this. I don't reach out for it kasi sobrang drying talaga siya. Siguro, I'll try to use it. And then, after a while, siguro, itatapon. Ito lang naman yung lipstick na isinama ko rin sa declutter. So, first, let's go sa Wet n Wild. This is Think Pink. Nakakita kasi ako ng nag-try na YouTuber nito. Sa kanya, ang ganda-ganda. Ito siya. Hindi ko gusto yung formula niya. Masyadong malagkit. Pag in-apply mo siya sa lips, hindi ko siya nagustuhan. The thing is, maganda yung color, pero sa akin, hindi bagay. So, siguro mas bagay ito sa mga mapuputi. Kasi parang pag in-apply ko itong color na ito, is para kung may sakit. So, hindi sa akin bagay. And, ayun nga, yung formula, hindi ko rin nagustuhan. So, ito na try ko na lang gamitin and then tapon na. Kaya sinama ko siya sa declutter. Ito naman, Essence Lipstick in 13 Love Me. Almost parehas sila ng color ng Wet n Wild. Ang ganda-ganda rin. Pero, nude color din siya. Mas dark lang siya ng konti sa Wet n Wild. Hindi ko rin siya nagustuhan. Dahil lang sa color. Pero yung formula niya maganda. Yung color kasi hindi sa akin bagay yung ganon. Para nga ako may sakit. So, declutter na siya. Try ko pa rin gamitin. I-mix ko siya sa ibang color ng lipstick. Pero, eventually, so this is Elf Moisturizing Lipstick in Pink Mink. So, ito, magkakalapit mga colors nito eh. Ayan siya. Ito, mas pink. Ito, pink. True pink talaga ito. Mas light nga lang. Maganda yung formula. Just like what it says, moisturizing lipstick. Moisturizing talaga siya. Sa tatlong ito, ito yung may pinakamagandang formula. Again, color lang yung hindi ko nagustuhan. I would have chosen a different color. And the thing is, sa mga lipstick kasi minsan, iba-iba yung formula nila sa dark and light colors. Minsan okay sa light colors, minsan hindi okay sa dark. Minsan, the other way around. Sa color lang din. Hindi ko siya masyadong nagustuhan. The last one is itong Milani 62 Matte Blissful. So, ang sinasabi, matte. Ayan siya. Ito siya. So, again, hindi ko gusto yung formula nito. Okay, so, declutter na rin yan. Tinatry ko na lang din gamitin, pero eventually. So, that's it. Yan na lahat ng mga products na iniwalay ko for declutter. Yung iba naman, hindi naman totally tapon na. Unless yung mga talagang nagamit ko na and everything. I will still try to use them. And then, I will update you kung anong mangyayari.
kung makakonsume ko ba siya or itatapon ko na talaga ng tuloy. So yun lang, I hope you enjoyed this this decluttering makeup video. May nagamit din kayo na nagamit ko na same experience, let me know. And then I also accept opinions and thank comments. Thank you for watching. I'll see you later. Ciao! Put my makeup on, it's that night, and I won't be long till I